Praise the Lord. Hallelujah. Everybody shout praise the Lord. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Give the highest praise, glory, honor, majesty to the King of Kings, the Prince of Peace, the mighty God, the everlasting Father. Amen. Hallelujah. The one true God, our dearest Jesus. Amen. Hallelujah. Let us all pray. Hallelujah, and thank His goodness. Amen. Hallelujah, dear Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we thank You, God, for bringing us together in fellowship, in one accord, giving You thanks to Your name, worshiping You in spirit and in truth. Thank You, Jesus, for filling us with Your sweet Holy Spirit, oh God. Hallelujah. Thank You, Lord God, for the life of our beloved pastor and his dedication in Your service. We thank You for the miracles that we've seen. You are great and greatly to be praised, oh God. Thank You, Lord, for moving in our midst once again. Hallelujah. Thank You for Your sweet Holy Spirit. We are forever grateful, oh God, for Your goodness and Your tender mercies. And now as we listen to Your holy word, we ask You to forgive our sins, oh God. Help me bring forth Your message with love and power, hallelujah, and understanding. For without You, we are nothing, oh God. Open the understanding of our beloved countrymen to Your truth, oh God. Bless us, O Lord, and bind the power of darkness, demons of doubts, and unbeliefs. Cast out in the mighty name of Jesus. Everybody say amen. Praise the Lord. God bless you, Paul. You may go back to your seats. Hallelujah. The Bible says, 1 Timothy 5:17, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Amen. Remember them, Hebrews 13:7 says, which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Amen. Sabi nga ng Psalms 112, verse 6, surely he shall not be moved forever. The righteous shall be in everlasting remembrance. Amen. Hallelujah. Kaya nga sinabi ng Biblia, sundan pa natin sa 1 Thessalonians 5:12 and 13, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. We give double honor and respect to the man of God, our beloved pastor, evangelist Wilde, Israel Almeda, the end time prophet of God. Amen. Hallelujah. Happy and blessed birthday po. Hallelujah. Once again, sa ating ginagalang minamahal na pastor. And we always remember and cherish the precious memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, nakatuwang ng ating ginagalang mahal na pastor sa pagtaguyod sa banal na iglesia, sa pangkatotohanan, at tayo'y narating, amen, ng kanilang pagpupunyagi, kanilang pagtuturo, pagsasakripisyo para sa atin mga minamahal. Kaya tayo'y narito, pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So once again, happy birthday sa ating ginagalang mahal na pastor, the end time prophet of God, kundi sa kanilang mga panalangin, pagsasakripisyo, mga minamahal. Hindi natin alam kung nasan tayo, mga minamahal. Ang ating mga karamdaman, mga batbat ng karamdaman, punong-puno ng bisyo, amen, walang pag-asa sa buhay. Pero narito ngayon, pinagpala tayo dahil may mga lingkod ng Diyos na ibinigay sa atin na kumandili, amen, nagturo ng kaalaman, ng katotohanan, na may nag-iisang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay at tagapagligtas, amen, na bumaba mula sa langit upang tayo itubusin sa ating mga kasalanan. Hallelujah, praise the Lord. At sa lahat ng ating mga webcast viewers, mga minamahal all over the world, kasabay natin ngayon sa pasasalamat, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na tayo ay may pastor, amen, ating mahal na pastor na tunay na lingkod ng Diyos, amen. We greet all our beloved brethren all over the world po, hallelujah, sa aking mga beloved siblings, elder sisters, beloved Ate P, beloved Kuya June, amen, beloved Minister June Isguera, beloved Ate Ted, and Minister Luke Jens Sadako ng Indiana, hallelujah, at like Eric, sa lahat ng aming mga younger siblings, sa
aking beloved wife, Christine, and my children, hallelujah, here and abroad, dyan sa dako ng Balejo, California. Kasabay po natin sila ngayon, Panginoon, sa lahat ng ating mga ordained preachers na galing sa iba't ibang lugar, galing pa ng mahabang biyahe. Mas malapit ang Mindanao, mga minamahalang Visayas. Pero nagbaylan din sila, ang mga galing ng Visayas, umigot sa ating mga outreaches, outstations, Kuya Jojo, amen, hallelujah, sa ating beloved brother Danny Quarteros from Kawayan, Isabela, mga minamahal, 12 oras ang biyahe doon, mga minamahal. Beloved Queen Nanding from Bangar La Union, sampu na kanyang mga kasama, sa lahat ng ating mga beloved ordained preachers na kasama natin dito, beloved workers in the holy vineyard of the Lord, sa lahat ng mga minamahal na mga kapatiran, bagamat six, brother Jim, ang ating beloved preacher from Tennessee, amen, USA, talagang naglaan sila ng oras, amen, na masahe para makasama natin sa araw nito. And Sister Lang Newton, pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Give the Lord a hand clap offering, amen. Tunay na patuloy na lumalaganap ang totoong salita ng Diyos. We just came back from Isabela, from up north, celebrating the 21st anniversary of the Jesus Miracle Crusade in Kawayan, Isabela, last Tuesday. Mga minamahal, travel kami from Monday. So, nakabalik kami Thursday morning na mga minamahal. And by the grace of God, sa una panalangin ating mahal na pastor, ating napuntahan ng mga iba't ibang outreaches, outstations, mga limang lugar yan, mga minamahal, sa dako ng Isabela pa lang. Tayo'y nakapag groundbreaking. Nagkaroon ng groundbreaking ceremony sa dako ng Malig, Isabela. Amen. And also sa dako ng San Pablo, Isabela. Hindi bababa ng 2,000 square meters ang bawat sukat ng mga lupa na pagtitirikan na gawain ng ating pinakamamahal po noon ng chapel. Talagang hindi umuunti ang mga kapatiran na hindi lumiliit ang gawain ng Diyos. Patuloy itong yumayabong, patuloy na lumalaganap. Amen. Patuloy na lumalaki ang gawain ng Diyos sapagkat kasama natin ang ating mahal na Panginoon siya noon, ngayon at magpakailan pa man. Amen. Hallelujah. Kaya tayo pinagpalang lubos sapagkat yan ay mga halos lahat ng mga lugar na yan sa mga main cities sa Pilipinas na krusadahan ng ating mahal na pastor. Dito sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa Palawan, mga minamahal, talagang naroon na hindi tumigil ang ating ginagalang mahal na pastor, our beloved assistant pastor, sa pagtuturo, sa pagkukrusada upang maabot tayo, amen, ng salita ng Diyos, ng ebanghelyo, ng kaligtasan. Ang sabi ng Biblia, Jeremiah 1:5, praise the Lord. Kung may nakahanda po, English and Tagalog. In the book of the prophet Jeremiah, chapter 1, verse 5. Before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Dito po sa Jeremias, kabanatang 1, talatang 5. Bago kita inanyuhan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapagimbanal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Amen. Amen. Hallelujah. Nasa sinapupunan pa lamang tayo, ang ating mahal na pastor, alam na ng Diyos kung sino ang kanyang magiging propeta, kanyang lingkod, at kung sino ang ililigtas ng ating pinamamahal na Panginoon. Dati pa, bago palalangin ang salibutan, inihalal na ang kanyang mga propeta, ang kanyang mga lingkod. Amen. Before I form you, I know you. Before Jeremiah was born, Prophet Jeremiah was born, God had already determined that he would be a prophet. Amen. Kagaya ng ating mga magulang sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus, God had planned for Jeremiah's life. God also has a specific plan for every person's life. His goal to live according to those plans. Amen. But
just as it was with Jeremiah, living by God's plan may involve difficulty and suffering. But no matter what we encounter as we follow God, He will always work for our greatest good. Amen. Romans 8:20 says, And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Amen. Praise the Lord. Sa Tagalog po. Dito po sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa mga katuwid bagay, niya o mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Amen. Hallelujah. May daraan ng pagsubok. Amen. Ang daraan ng pagsubok ng ating mga magulang sa ating pinakamamahal at Panginoong Jesus ay hindi biro, mga minamahal. Nanalangin na may pagtitiis. Amen. Sa kahirapan, sa kagutuman, naroon, kanilang naranasan ang panlilibak ng tao. Walang makain. Amen. Walang pambili ng pagkain. Walang sariling tahanan, nangungupahan, nangangaral ang totoong salita ng Diyos na walang iniisip na kapalit. Nagpatuloy sila sa pangangaral ng salita ng Diyos. Nangaral sila sa tao na kapag ikaw ay maglingkod sa Diyos, pagpapala ang kasunod nito. Amen. Pero dahil sa nasa pagsubok pa ang ibang tao, nanlilibak, mga minamahal. Kung totoo ang Diyos mo, kung totoo na nagpapala na sinasabi mo ang Diyos, bakit ganyan ang iyong kasuotan? Amen. Bakit walang-wala ka? Ba't ka nangungupaan? Hindi natinag kailanman ang ating beloved parents in the Lord. Patuloy sila na naglingkod sa Diyos. Sila'y nag-ayuno, madalas forced fasting, mga minamahal, sapagkat walang pambili ng pagkain. Habang kami maliliit pa noon, amen, magkakapatid, patuloy na isinasagawa pa rin ang kalooban ng Diyos. Kapag linilibak, nagpapasalamat, umiiyak sa kagalakan ng ating mahal na pastor sapagkat kanilang naranasan yon para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya tayo pinagpalang lubos, mga minamahal. Tayo nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa mga pagpapalang yan sapagkat kanilang naranasan ang kahirapan. Tayo ngayon ang nagtatamasa na kanilang pinaghirapan. Amen. Nakagalingan ng ating mga karamdaman. Amen. Kaya, nung pinagpapala ng banal na iglesia, mga minamahal, nandun pa rin ang mga manlilibak, hindi rin nawala. Kung ano-ano ang naririnig natin, bakit may tahanan na naman ngayon ang mahal na pastor? Bakit may mga sasakyan naman ang ating mahal na pastor? Puro bakit-bakit, mga minamahal. Bakit tayo pumupunta sa ibang bansa? Yan ang kalooban ng Diyos, programa ng ating pinakamamahal na Panginoon yan. Amen. Kaya nga may international yung ating logo, mga minamahal, Jesus Miracle Crusade International Ministry, para maabot ang lahat ng tao sa buong daigdig. Amen. Hallelujah. Kung yung bakit na katanungan ay nasa isipan pa, nasa isang sumasapalataya, para sa ating tunay na mananampalataya, wala yan, mga minamahal. Hindi tayo nagtataka doon sa mga may mga bakit sa kanilang puso't isipan sapagkat hindi sila nagtatapat, hindi sila mananampalataya. Amen. Hindi sila sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon at hindi natin sila kapatiran. Amen. Hallelujah. Sa lahat ng mga kapatid na nakaranas ng pagpapala, puro pagpapasalamat. Salamat po, mahal na Panginoon, sapagkat may pastor na nagturo sa amin sa buong-buong katotohanan. Hindi na kami nagbabaka sakali. Siguradong-sigurado kami sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nariyan ang pagpapala. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine, sa pangangaral ng likod ng Diyos, ang mga karamdaman pinagaling ng mahal na Panginoon ayon sa pangako ng Diyos. Kung ikaw ay susunod, pagagalingin ka sa iyong karamdaman. Kung ikaw ay lalapit, isuko mo ang iyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng 3 John 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Pangako ng Diyos, amen. Hallelujah, kindly po. Dito po sa ikatlong sulat ni Juan, Kabanatang 3, Talatang 2. Kabanatang 1, talatang 2. Minamahal, aking idinadalangin
na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong kaluluwa, katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So pangako daw ng Diyos, kaya tayo'y narito. Amen. Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon dahil may ginamit ang Diyos na lingkod, ng kanyang lingkod, totoong lingkod ng Diyos. Amen. Kaya kung bakit pa rin ang ating nasa isipan, ating suriin ang ating mga sarili, mga minamahal, kung tayo'y ba'y nasa pananampalataya. Threefold blessings sa physical, pinagaling tayo. Amen. Hallelujah. Pinagbuti ng Diyos ang ating buhay. Amen. Mga wala ng luna sa medisina, kanina nagpatotoo si Dr. Hill, counselor, amen. Military doctor siya, may insomnia, kung ano-ano pa mga karamdaman nung siya'y nakakilala sa mahal na Panginoon, nung siya'y bumalik sa paglilingkod sa Diyos. Just last 2006, ang kanyang mga karamdaman ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doktor ng medisina, maging ang kanyang asawa, doktor din mga minamahal. May sakit sa puso. Nung pinanalangin sa Jesus Miracle Crusade, sila'y naglingkod sa mahal na Panginoon. Cleared lahat ng kanyang karamdaman, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa unang panalangin ng ating mahal na pastor. Threefold blessing sa physical. Amen. Maging sa material na pagpapala, yung mga dating hikahos sa buhay, pinagpala ng Diyos. Mga walang sasakyan na rin, nagkaroon ng sasakyan. Ang mga walang tahanan na nagbibilang na ng tahanan dahil ipinangako ng ating mahal na Panginoon. At higit sa lahat, yung spiritual na pagpapala, na alam natin na kung tayo ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos ang naghihintay sa atin. Amen. Hallelujah. Kaya tayo pinagpalang lubos, maging ang mga masasamang loob, ang mga pinupuntahan ng ating mga beloved preachers. Hallelujah. Sila na ngayon ang lumalapit, gustong sumuko. Amen. Nakapakinig ng Word of God. Ang sabi nga ng Biblia, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new." 2 Corinthians 5:17. Praise the Lord. From the book of 2 Corinthians chapter 5, verse 17. "Therefore, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new." Amen. Hallelujah sa Tagalog po. And God bless you. Dito po sa ikalawang Korinto, kabanatang 5, talatang 17. "Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bago nila lang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago." Amen. Amen. Hallelujah. Ang mga kapatiran na pinagpala, amen, sa kanilang pagsunod, nagbibigay ganti, kanilang sinusuklian ang kabutihan ng Diyos, ang kabutihan ng pagliligtas ng Diyos, na noon batbat ng karamdaman, walang pag-asa, nang narinig ang pangangaral ng lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon, sila'y pinagpala ng Diyos. Kaya kompleto, Ricardos, ang pangangaral dito sa atin. Amen. Dating wasak na tahanan, walang pag-asa, binuo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang bayad nating tinanggap ito. Amen. Tinuruan tayo magbigay, yan ay obligasyon ng bawat Kristiyano sapagkat yan ay nasa banal na kasulatan. Amen. Ang Diyos ang nagpapala sa bawat isa. Ang Diyos ang nagpagaling sa atin. Amen. Galing sa Diyos ang buhay natin. Galing sa Diyos kung anong meron tayo. Amen. Hindi natin pag-aari ang ating buhay. Ang Diyos ang nagmamay-ari nito. Kaya karapat dapat lamang na ating sundin. Amen. Ang lahat ng kalooban ng Diyos, lahat ng ipinangaral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, sapagkat tayo rin ang nakikinabang, tayo rin ang makikinabang sa pagsunod nito. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga, may mga nagki-question, hinahanap ang binibigay, ay higit pa ang kanilang karunungan sa Diyos, mga minamahal. Eh, utos ng Diyos to, hindi naman to inimbento ng ating mahal na pastor. Laging binabasa sa banal na kasulatan, magbigay, magbigay, at sa pagbibigay mo, ikay ipagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng nakakasunod, there's no question about it. Amen.
talagang binibigay ng yung kanilang obligasyon para sa ating dakilang Diyos. Pagpapasalamat sa mahal na Panginoon, pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga hindi nakakasunod ay walang pananampalataya, mga minamahal. Ang sabi ng Bible, Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please God. It is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. At kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Amen. Nung tayo sumampalataya, ano po ba nangyari sa atin, mga minamahal? Sa lahat ng miyembro ng Jesus Miracle Crusade, di po ba ang mga karamdaman natin pinagaling ng Diyos? Ang ating buhay binago ng Diyos. Hallelujah! Tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya yun lang ang ating maigaganti sa mahal na Panginoon. Napaka-konting bagay lang yan. Amen! Hallelujah! May pagpapala, walang pagpapala, parehas lamang kung ika'y umiibig sa mahal na Panginoon. Nakita natin yan sa lakad ng ating ginagalang mahal na Pastor, our beloved assistant pastor. May blessing o walang blessing, pag may dumating na pagpapala, may kapatiran, may nangangailangan, binibigay pa rin. Hanggang sa pag-uwi ng mga kapatiran, nabigyan sila ng pamasahe, wala nang natira sa ating beloved pastor. Amen. Ganun ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Ganun ang kanilang pag-ibig sa mga mananampalataya. Sa mga nakikinig, sa mga sumasampalataya. Amen. Kaya ganun na lamang mga minamahal ang pagpapala ng Diyos sa gawain na ito, mga minamahal, na mula noon hanggang ngayon, pinagpapatuloy ito ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Para tayong mga minamahal, naging social service na tayo, mga minamahal. Parang DSWD na tayo, mga minamahal, pero nandun yung ating kaligayahan na imaibigay ang pangangailangan ng hindi man lang 100%, pero kahit papano, nakakapagbigay tulong. Amen. Yan po ay tinuro ng ating beloved parents in the Lord na hanggang sa ngayon, ipinagpapatuloy natin yan. Kaya tayo pinagpapala sa pagbibigay, may pagpapala. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ng 1 Thessalonians 5:16 up to 18. Kindly. From the book of 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 18. Rejoice evermore, pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ concerning you. Quench not the spirit, despise not this prophesying, prove all things, hold fast of its good. God bless you, Paul. Una Thessalonica kapitulo 5, versikulo 16 hanggang 18. Mga galak kayong maglagi, magkipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen. Hallelujah. Yan po ang isinakatuparan ng ating ginagalang minamahal na magulang sa mahal na Panginoon. May blessing, may pagpapala, walang pagpapala, puro pagpapasalamat ang namumutawi sa kanilang mga bibig, mga minamahal. Pagpapasalamat sa Diyos na tayo may pag-asa. Amen. Patayin man ang ating katawan dito sa lupa, pero may naghihintay na pagpapala, buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ano man ang ating kalagayan, narayan ang kagalakan. Amen. Walang tigil sa pagpupuri sa Diyos. Pagpapasalamat natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat higit na alam ng Diyos ang ating kakayanan. Amen. Minsan hindi pa tayo pinagpapala sapagkat baka ikapahamak pa natin ang pagpapala sa atin, mga minamahal. Nangyari yan sa ilan sa mga pinagpala dito. Naging milyonaryo. Amen. Nagkaroon ng mga barko, ng mga fishing vessels, mga minamahal. Nakalimutan na ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nakalimutan na niyang unahin ang mahal na Panginoon. Ang kanyang pagbibigay binawasan dahil malaki daw, mga minamahal.
binawi ng mahal na Panginoon lahat sa kanila. Maging ang kanyang asawa na wala na rin, kinuha ng mahal na Panginoon. Pero mahalaga siya, nagpapatuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag nating isipin, mga minamahal, sa ating kabisihan, sa pagtatrabaho upang makapag-provide sa lahat ng pangangailangan ng ating pamilya, mga minamahal. Isipin natin andyan ang mahal na Panginoon sa atin. Amen. We must trust in the Lord. Sabi ng Biblia, trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land. Verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Rest in the Lord and wait patiently for him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil. Praise the Lord. Psalms 37, 3 up to 8. Praise the Lord. From the book of Psalms, chapter 37. Three to eight. Trust in the Lord and do good, so that thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment at the noonday. Rest in the Lord, and wait first patiently for him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil. Lord, God bless you. Dito po sa mga awit, kabanatang 37, talatang 3, tuloy ang basa hanggang 8. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa kanya at kanyang papangyarihin. At kanyang palalabasin gaya ng liwanag ang iyong katwiran. At ang iyong kahatulan ay gaya ng katanghaliang tapat. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mga mabalisa nang dahil sa Kanya nawa na gumiginhawa sa Kanyang lakad. Dahil sa lalaki ay nagpapangyari ang mga masasamang katha. Maglikat ka sa pagkagalit at bayaan mo ang puot. Huwag kang mabalisa. Iyo'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasalanan. Amen. Hallelujah. Ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon, anumang pagsubok, kahirang dinanas, amen. Ito'y baliwala, patuloy sila sa paglilingkod sa Diyos, sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, sa pangangaral, sa pagkukrusada, hindi nila inilintan ang maging ang kanilang sariling buhay, ang kanilang seguridad. Baliwala, mga minamahal, sapagkat sinusunod nila ang kalooban ng Diyos. Kanilang iniharap ito upang ipakita sa atin, maging ehemplo na dapat nating tularan ito. Amen. Sapagkat ito ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung kasama mo ang mahal na Panginoon, wala kang iisipin sa kinabukasan. Amen. May kakainin ka o walang kakainin. It's all the same, mga minamahal, kung inaglilingkod ka sa mahal na Panginoon, sapagkat ang Diyos ang nakakita sa atin. Maging ang ating puso't isipan, alam ng mahal na Panginoon, alam ng Diyos ang lahat ng ating mga panan, sapagkat sabi ng Biblia, makipot ang daan, masikip ang daan patungo sa kalangitan. Amen. Maluwag ang daan papunta sa kapahamakan, walang bawal doon, pwede mong gawin lahat, huwag kang magbigay, bahala ka, nasa iyo yan. Hindi kang maglingkod sa Diyos, maging Sunday Christian ka lang, it's okay. Walang pinagbabawal papunta sa kapahamakan. Walang bawal doon. Walang mga kondisyones. Lahat pwede. Amen. Pwede kang magkasala, mga lunya, kahit anong gawin mo.
Dahil papunta ka sa impyerno. Kung pupunta ka ng langit, may mga kondisyones. Kailangan nating sumunod sa kalooban ng Diyos. Kailangan nating maglingkod sa mahal na Panginoon. Kailangan nating ibigay ng mahal na Panginoon natin buong puso't isipan. Amen. Ating buong buhay ibibigay natin sa mahal na Panginoon. Pero langit ang ating patutunguhan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Matthew 7:13-14 says, "Enter ye in at the straight gate. For wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it." Amen. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapat ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang duoy nagsisipasok. Amen. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasusumpong noon. Magsipasok sa makipot na pintuan, yung sabi ng Biblia. We must strive to enter at the straight gate. For many, I say to you, will seek to enter again and shall not be able. Amen. Magpilit kayong magsipasok, sabi ng Luke 13:24, sa pintuang makipot. May mga... Sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga sisikap na pumayari. Ganun ka kasikip ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya pagpilitan natin mga minamahal, we must strive. May sacrifice of praise talaga. Kailangan kong dumalo ng 3 times a week. Kung hindi naman, pilitin mong dumalo kung ikay makakadalo mga minamahal. Kung dahil sa trabaho, nandun pa rin ang concentration natin kahit na tayo na sa mga tahanan dahil sa sitwasyon ngayon, hindi pa tayo makadalo dito sa banal na gawain. Ganun pa rin natin pahalagahan ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, anuman daranasan nating pagsubok dito, hindi naman puro rosas ang dadaanan natin mga minamahal, may mga tinikdin along the way. Pero kasama mo ang mahal na Panginoon, kaya hindi ka matatakot, amen. Mamatay, mabuhay, for to me to live is gain. Pinakita yung ehemplo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hindi lang nila sinabi mga minamahal, kanilang isinagawa ito, amen. Kaya tayo lahat, sa lahat ng mga kapatiran, mga manggagawa, mga ngaral na nakinig at pinagpapatuloy ito, puro pagpapala mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang harvest time ng mga minamahal. Ang mga kaluluwang lumalapit sa banal na gawain at hindi nagbabago ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung noon nagpapagaling ang Diyos, hanggang ngayon nararanasan ng lahat ng mga Kristiyanong, ng lahat ng mananampalataya ang himala, ang kagalingan, ang katugunan sa mga panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano mang pagsubok ang ating dinaranas mga minamahal, wala po yan mga minamahal, baliwala yan. Ang sabi ng 2 Corinthians 4:17-18, pakihanda po sa Tagalog. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us far more exceeding an eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Praise the Lord. Ito po si ikalawang Korinto, kabanatang 4, talatang 17 at 18. Sapagkat ang aming magaang kapigatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kaluwalhatian walang hanggan, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Life is fleeting. Lumilipas ito, mga minamahal. Narito ko ngayon, malakas ngayon sa kinabukasan, pwede kang manghina at mawala. 150,000 people are dying every 24 hours, mga minamahal. Yan ang buhay. Ang sabi ng Biblia, it is appointed, nakatakda sa taong kamatayan ng katotohanan. Hindi mo hawak ang buhay mo, hindi natin hawak ang buhay natin, amen. Pero kung nagtitiwala ka sa mahal na Panginoon, wala kang katatakutan. Ano man ang dumating, anumang pandemya yan, may virus o walang virus, baliwala sa iyo dahil naglilingkod ka sa pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo narito, amen, hallelujah, sapagkat ang buhay ay may hangganan.
Limited lang ang ating ilalagay sa ibabaw ng daigdig. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, ating pagtuunan ng pansin na hindi nakikita sapagkat ang mga bagay na hindi nakikita ay may katapusan. Ang bagay na nakikita ay may katapusan. Datapat ang mga bagay na hindi na nakikita ay walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal ang Panginoon. Kahit anong gawin ng kaaway, linilibak, may persecution, left and right, hindi ka nangihina. Itinuro yan sa atin ng ating pinaka, ng ating mahal na pastor, amen, na itinuro nilang purong salita ng Diyos na ating pinakanibangan, mga minamahal, lahat itinuro, walang pinili, upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan, maabot natin ang kalooban ng Diyos, amen. Dahil sa kahabagan ng Diyos, tayo narito ngayon, pinagpapala, pinagtatagumpay, taasan natin gantimpala mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal na kapatid, tayo daw ay manatili, magpatuloy sa mga aral na ating narinig. Huwag baliwalain ito. Kagaya ng pangaral na ating pinakamamahal na Panginoon, mga pinakamamahal na Panginoon Jesus, 2,000 taon na nakararaan, mga minamahal, ito'y linakipan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang pagpapagaling ng mahal na Panginoon sa mga ketongin, kanilang sila'y lininis ng mahal na Panginoon, ang mga pilay ay pinalakad ng Diyos, ang mga bulag ay pinadilat, ang patay ay binuhay. Nangyari din yan ngayon sa atin, mga minamahal. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, we must give earnest heed to salvation. Hebrews 2:1-3, therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them sleep. For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience receive a just recompense of reward, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto them by them that heard him. God also bearing them witness, both with signs and wonders and with divers miracles and gifts of the Holy Ghost according to His own will. Praise the Lord. Naganda na pong ating mga musicians. Dito po sa Hebreo Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 4. Sapagkat nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo makahalugpos. Sapagkat kung ay pinangangusap ng salita sa pamagitan ng mga anghel ay nagtibay at ang bawat pagsalansang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa ng kabayaran. Paano makatatak, makakatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamagitan ng mga nakarinig. Napawang sinaksihan naman ng mga Diyos nagkasama nila sa pamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po. Napakaikli ng panahon na binigay sa atin sa ibabaw ng lupa, mga minamahal. Natagpuan natin ang katotohanan na linakipan ng kapangyarihan ng mahal. Kaya huwag tayong pabanjing-banjing sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tayo'y magpakainit, amen. May mga pagsubok, sabi sa Biblia, hindi rosas lahat ng ating daraanan. Pero kasama yan sapagkat tayo nasa buong-buong katotohanan. Hindi tayo narito para makipagsosyalan lang, amen. Nandito tayo para maglingkod sa Diyos, mabigay papuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, amen. At ang dulo nito na ating ginagawa ay buhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos na buhay. We must endure unto the end if we want to enter heaven. Amen. Kailangan natin pagsumikapan. Kailangan natin magpumilit. Amen. Na pumasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kaya mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Hallelujah. We must continue to serve the Lord, kagaya ng ating beloved parents in the Lord. Kanilang binigay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos, sa kanilang buong lakas. Hindi na inisip ang kanilang para sa sarili, inisip nila ang para sa ating kaligtasan.
mga minamahal. Kaya tayo ngayon ay inaasahan na mahal na Panginoon ng ating mga narinig na mga aral, mga turo ay ating lakaran, ating ibahagi din ang salita ng Diyos. Ang mga himalang ating naranasan, ibahagi natin sa mga tao. Amen. Sapagkat marami pa ang hindi nakakaalam sa pag-ibig ng Diyos, sa kaligtasan na ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo tumayong lahat, mga minamahal. Meron na tayong ehemplo, wala na tayong ikakatwiran sa Diyos. Amen. Sa paglilingkod na ito, na alam natin na pawang katotohanan ang ipinangaral sa atin at ating pakikinabangan ng salita ng Diyos, ang pagpapala nariyan kung tayo'y magpapatuloy. We must endure unto the end. Amen. And we shall be saved. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo'y magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Bisita tayo, inaanyayahan natin na pumunta sa harapan upang tanggapin niyo ang ating pinakamamahal, Panginoong Jesus. Hallelujah. Kailang bagay na sa'yo'y iniyata, gawain mo ang pag-iirap o pagsubo. Sa kanya habang panahon, di na
Amen. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. God bless you po ating beloved minister, James Almeda. Praise the Lord. At salita ng Diyos ating napakinggan. Minsan na po nating palapakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Salita ng Diyos. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon. At sa oras na ito, mga minamahal, para po sa aming minamahal na mga magiging kapatid sa mahal na Panginoon, kaysa inyo pong lahat ng mga bisita narito ngayon, pinagpala po kayo sa araw na ito. Amen. Sapagkat ang sabi ng Biblia, walang makakaparoon sa Kanya kung hindi pinaintulot ng Diyos. Amen. Walang makakalapit sa mahal na Panginoon kung hindi pinaintulot ng Diyos. Sa araw na ito, pinagpala kayo ng mahal na Panginoon sapagkat binigyan kayo ng pagkakataon ng Diyos na makilalang lubos ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi po ng banal na kasulatan, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Walang ibang makakapagpalaya sa atin, mga minamahal, kung hindi ang salita ng Diyos ang katotohanan. Amen. Mapapalaya kayo sa inyong pagkalipin, sa inyong mga kasalanan, sa inyong mga problema, sa inyong mga karamdaman. Mapapalaya po kayo, mga minamahal, sa lahat ng uri ng bisyo at magkakaroon kayo ng tunay na pagbabago. Sabi nga ng banal na kasulatan, kung sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilang. Ang lahat ng bagay ay nagsilipas at sinigtay pa ang mga bago. Purihin ang mahal na Panginoon. Sa oras na ito, tanggapin ninyo ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang kaligtasan ay nasa pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito na kayo tumanggap sa mahal na Panginoon, mga minamahal, bigyan kayo ng karapatan ng Diyos, maging tawaging mga anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, ating iniling ating mga bisita, praise the Lord. Unawain niyo po ang aking maikling sasabihin, ang kaligtasan, merong apat na reklamento ng kaligtasan upang tayo po'y bagmana ng buhay na walang hanggan. Una, ang pananampalataya sa Diyos. Ang pangalawa, ang ating pong pagsisisi sa ating mga kasalanan. Sabi po ng Biblia, ang lahat ng tao ay nagkasala, mga minamahal, at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Ang Diyos ay stricto pagdating sa kasalanan. Kagaya sa unang panahon, during the days of Noah, mga minamahal. Sabi po ng Biblia, ang Diyos ay nagalit sapagkat ang kasalanan ng tao ay mabigat. Subalit si Noah ay nakasumpo ng biyay at habag sa mata ng Diyos, das sampu ng kanyang pamilya. So mga minamahal, gayon din sa ating panahon, kailangan po nating pagsisihan ang lahat ng kasalanan sapagkat mga minamahal, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. At ang pangatlo, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus. After po ninyong tumanggap sa oras na ito, pagkatapos ng ating closing prayer, kayo po ay tatanggap ng bautismo, mga minamahal. Meron po tayong damit na isusuot. Hindi po mababasa ang inyong mga suot na damit. Meron pong ipapalit diyan, mga minamahal. Libreng kaligtasan, libreng kagalingan, libreng pagbabago. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pagkatapos po kayo mabautismuhan, kayo po bumalik ulit, dumalo ng dumalo. Bautismo sa inyo ng, sa kanyang banal na Espiritu Santo. Napaka-importante na magkaroon tayo ng banal na Espiritu Santo sapagkat ito ang selyo ng ating kaligtasan. Pagdating ng araw, mga minamahal, hindi tatanong ng Diyos kung anong reliyon kayo, mga minamahal. Sabi po ng Biblia, ang taong walang Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. So mga minamahal, sabi po ng Biblia, kayo po ay tatanggap ng bautismo sa Espiritu Santo. Ito ang magiging selyo ninyo bilang anak ng Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Magkaroon kayo ng kapangyarihan. Mga minamahal, magkaroon tayo ng kapangyarihan pag natanggap ninyo ang banal na Espiritu Santo. Magkaroon kayo ng kapangyarihan labanan ng kasalanan. Magkaroon kayo ng kapangyarihan magbago sa inyong mga buhay, gagaling ang inyong karamdaman. Narinig ko po mga minamahal, last 3 weeks ago, nandun ako sa Tacloban City. Merong nagpatotoo, mga minamahal, 2 years siyang natutulog na lang sa yung tinatawag na karton, yung karton mga napapil. Sapagkat mahal daw ang banig dahil naagnas na ang kanyang katawan sa kanyang karamdamang ketong. Mismo ang kanyang mga mali sa buhay nandidiri na sa kanya. Wala siyang pag-asa sa kanyang kalagayan. Subalit nakarinig siya ng salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Siya'y tumanggap, nagsisi sa kanyang magkasalanan at siya'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus. Mga minamahal, nagtestimonyo siya. Malinis na ang kanyang katawan. Wala na ang kanyang karamdamang kentong. Nagtatrabaho na siya, mga minamahal, bilang isang driver ng malaking truck at
mekaniko pa siya. Mami na mal tayo po'y mapapaluwa sa mga gawa ng Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan po ang tatanggapin natin lahat ng himala. Mga minalangyari sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kayo man po, meron kayong karamdaman, kayo gagaling sa inyong mga karamdaman. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa dako ng Cebu, mga minamahal, meron po nga lumapit, mga minamahal, napakalaki ng tiyan. Akala mo buntis, mga minamahal. Subalit nang siya'y magpabautismo, nagsisi. Pagkatapos, ang lumabas, hindi bata, pugita, ilang kilong pugita, napakalaking itlog, mga minamahal. Pinagaling ng ating mabait na Diyos, palabakan natin ang Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Sabi po namin bilang Ebanghelyo dumating sa inyo, hindi puro salita, kung hindi sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Sigurado ang kaligtasan, tayong lahat ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya sa oras nito, sa lahat ng ating mga bisita, itaas niyo po ang inyong kamay, mga minamahal. At sumunod po kayo sa manalangin na aking bibigkasin. Sabihin po ninyo na malakas taw sa puso. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa pagtawag mo sa akin sa araw na ito. Mahal na Panginoon, narito po ako lumalapit sa iyo, nagpapakumbabang loob at umingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita na aking sariling tagapagligtas, Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking puso at gawin niyo akong tunay ninyong anak sa puso, sa gawa at katotohanan. Mahal na Panginoon, dagdagan niyo po ang aking pananampalataya. Mahal na Panginoon, pagalingin niyo aking karamdaman. Iligtas niyo po ako sa puno ng aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Kami po'y manalangin, praise the Lord. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat amang banal. Sa pangalan mo, aming pinakamahal na Panginoong Jesus, sa unang dalangin po ng aming ginagalang at minamahal na Ebanghelista Pastor Wilde Stad Almeda, your end-time prophet, O God, salamat sa mga kaluluwang narito na tumanggap sa iyo. Minsan ang papatawarin mo po sila sa kalamang kasalanan. Dalangin namin isulat mo ang kalang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo silang tunay mong anak sa puso, sa gawa't katotohanan. Dagdagan mo ang kalang pananampalataya. Pagpalain mo po sila mula sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, amen. Palapakan po natin ang mabait na Diyos. Tayo po'y dadako sa ating mga pananalangin, sa ating mga pangailangan, at aking pong ibigayin pong pagkakataon sa ating mga beloved ordained preacher, Rap Blanc. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Nilo, praise the Lord. Magkaisa po tayo, mga minamahal, dumalangin, ang pagsisisi, bago po natin hilingin sa ating mahal na Panginoon ang lahat ng ating mga prayer requests. O dakila namin ang mga Diyos na mapanginan sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang hari ng mga hari, Panginoon, mga Panginoon, sa unang dalangin namin kag Evangelist Wilde Estrada Almeda, kami po ay minsan ang panguminang kapatawaran, mahal na Panginoon, sa lahat ng ipagkukulang sa ipagkakasala, sa ipatawarin mo kami, tulungan mo kami, mahal na Panginoon, maging sagdal sa pagsunod sa iyong lahat mga kasalanan, maging sagdal ang aming pananampalataya upang maging handa sa dakilang araw ng pagbabalik at magamit mo rin po kami, mahal na Panginoon, sa pagligtas pa ng maraming kaluluwa habang kami po ay nag-aantay sa dakilang araw na aming katubusan. At narito kami, lubos mong pinagpala sa lahat ng bagay, mahal na Panginoon, alay po namin ang tao sa pusong pasasalamat sa iyo. Hallelujah! Pasasalamat sa ba't naglaan ka ng amin na mga ginagal, mahal pastor, amin na mga ginagal ang magulang sa beloved children, mahal na Panginoon, upang patuloy kami mapangalagaan hanggang sa rin pagbabalik, mahal na Panginoon, buong sika, buong sakripisyo, mahal Panginoon, na kanila po pinangangalaga na aming kaluluwa gamit kami maging saktal, mahal na Panginoon. Halal patuloy papangaral ang buong mga katotohanan ng salita, ang Ebanghelyo, mahal na Panginoon. Hanggang sa yung araw ng pagbabalik, lubos aming pasasalalamat sa lahat ng pagpapalang spiritual, physical, material, na pagpapalang binubus mo ang kalakasan, mahabang buhay. Mami na mahal, ilayhans po natin ating mga sarili, patong po natin isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman, ang kuyo po yung financial, marital, spiritual problems, isang kamay na katas ng aming mahal. Isipin po natin ating kagalang-galang, mahal pastor, the anti-prophet of a loving God, naglayhans po sa ating mga loved ones, hallelujah, sa lahat ng ating minal kapatid ang buong Pilipinas, buong mundo, at banggitin niyo po kung namang uring karamdaman yan, mga minamahal, demonya ng karamdaman palayasin. So, cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS,
it's homosexuality, there's many some mortal problems, financial problems, unbelief and doubts are not even with your pride. Last confidence, there's materialism. Lahat na bumabalik ng makaramdaman, makainaan. Cast out in Jesus' name. Be healed. Be healed from some soul right now in Jesus. Sama ka pangirang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin, mahal Panginoon. Praise the Lord bilang pasasalat. Muli sa tagumpay na pinagkaroon sa atin ng ating mahal Panginoon na lahat ng ating mga kahilingan, dakilang kapangyarihan, pagpapalang spiritual, physical, material, mga pagpapalang umapaw ay ating nakakamtan, mga minamahal. Bilang pasasalamat sa ating mahal Panginoon, banggitin po natin ang napaka makapangyarihan salitang hallelujah, praise the Lord, tatlong beses, sabay lukso, mga minamahal. Sabay-sabay po tayo. Praise the Lord. Thank you so much, Rich Jesus. I will love you so much, Rich Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal Panginoon. God bless you so much po, minamahal. At muli, happy, happy birthday po sa ating minamahal at ginagalang mahal Pastor. We love you so much po. Hallelujah, praise the Lord. Beloved Mr. Pogs, we're so happy, we're so blessed. Hallelujah. Purihin ang ating mahal Panginoon. Hallelujah, glory to God. God bless you po. At narito po ating beloved ordained preacher, Dr. Rick Alcon, for announcements. Amen. God bless you po, beloved brother Ralph. At mga minamahal, bago po, mga ginigiling mahal ng kapatid, bago po ang ating pong announcement, ay ang ating pong special monthly offering po, mga minamahal, tuwing huling linggo po ng kasalukuyang buwan, mga minamahal, every last Sunday of the present month po, mga minamahal, tayo po'y magbibigay ng ating pong special monthly offering at nakahanda na po yung mga malamang ushers, ating minamalamang ushers yan, beloved co-workers. Saka na pong hawak-hawak na offering clothes, doon po ninyo may mga minamahal, may drop po yung pong ibibigay na special monthly offering po. Ito po ay isang beses lamang po sa loob ng isang buwan at pong isinasagawa ang ating pong pagbibigay ng ating pong special monthly offering, mga ginagila ng mga mahal na kapatiran. At akin na pong tinatawagan yung pong mananalangin po sa ating pong special monthly offering. Sa kapintulan po ang ating ginagalang mga pastor, the beloved family, yung abang likod na lamang po, but special monthly offering po, mga mga, ayun, dito na po kay Lee yung naka-assigned. Mga mga, itaas po natin ang ating pong kamay, tayo po yung manalangin para sa ating pong ibibigay natin pong special monthly offering. Opo, mapagpala namin Diyos, amin napakadakilang ama namin na nasa langit muli, sa mga tamis at makapangirang pangalan ng Sus, amin dakilang tapagitas o nandalangin po, namin minamahal ginagalang o sa mahalap Panginoon sa pagkakaloob ng mga anak po magbibigay ng kalamang special monthly offering. Sandaling ito, dalangin namin mahalap Panginoon, pagpalaan niyo po sila, ibalik mahalap Panginoon na maraming beses mga pagpalang ito upang patuloy, sila po'y patuloy makapagkaloob sa iyo at sa pamagitan ng kalamang pagbibigay, marami po po mga kalawang makakalapit mahalap Panginoon, may liligtas sa pamagitan yung bamba na nagawain sa matamis at makapangirang pangalan Jesus. Amen, amen.
members at mga manol sa ating pong ating po mga mahalagang anunsyo po sa ating mga announcement. Muli, patuloy po ang mga banalagwain po. Nagpapatuloy ang mga banalagwain ng The Jews Mercusade International Ministry po for the benefit of our webcast viewers sa mga baguhan po at iminawalang mga bisita at bagi sa mga datihan po ang ating mga regular worship services are scheduled Wednesdays, Fridays, and Sundays. And you can watch our program po through FB page. Kaya hindi po yung po nga patuloy na subaybiyan ang ating pong central live stream and other official church social media pages po para sa mga karagdagang po mga announcement po. At iyong po mapapanood ang ating pong banalagwain through FB page JMCIM Central Live Stream and also through our YouTube channel JMCIM TV mga manon every Wednesday from 12 noon up to 4:35 in the afternoon. Also every Friday from 12 noon up to 4:35 in the afternoon. And Sundays mga manon every Sunday po from 10 in the morning up to 4:30 in the afternoon po mga minamahal. At atin naman po ang TV program. Meron po tayong TV program sa mga baguhan po. Yan po ay atin po. It's being telecast every Saturday in the evening from 10:30 p.m. up to 12 midnight. 1.5 hour atin pong TV crusade. Pagliligtas natin sa larangan po ng television. Atin pong crusade sa PTV Channel 4 mula po alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12. Araw po yan sa gabi ng Sabado. Ang atin naman pong radio program, ang Jesus Miracle Hour, ay ating pong mapapahinggan. Yan po ay sa DZME, sa Radio Uno, 1530 kHz M-band, on your radio dials po mga mga 1530 sa M-band, Lunes hanggang Sabado from 11 p.m. up to 12 midnight. At mga, you can also visit our website po sa mga baguhan. At pag-isang mga datihan, at minamala mga pinagpala mga minamala kapatiran, mga minamal, you can visit anytime ang ating pong website. It has already been updated by the beloved family po, mga minamal. Our Holy Church has updated yung pong ating pong the content, the entire content of the website po natin. And yun rin po ma-share yan, mga testimonies po diyan, mga minamal, i-share nyo po sa lahat yung mga kakilala, mga kamag-anak nyo po, at mga kaibigan nyo po. Ang ating pong website, www.jmcim.org. Mga mga, you can call ating pong mga numbers for prayer and counseling. Please dial 8372-9194 and 8375-1148. It's being, the numbers are being flashed in your screen. Mga mga, the latter number which is 8375-1148 is available sa loob po ng 24 oras. Sa mga nagnanais pong magpapanalangit po, magpapayo, kahit pa mga baguhan kayo, pwede po kayo magpapanalangit, magpapayo po, 8375-1148 sa loob po ng 24 oras. At ganun rin po ang inyo pong, sa inyo pong patuloy na pagbibigay sa ating pong banal na gawain upang patuloy po at ipang ipapangaral at maipapalaganap, mga manawal, patuloy po ang ating pong pagliligtas, mga manawal, sa buong mundo, mga billions and billions of different peoples of different nations, mga manawal, na walang Kristo sa puso, ay mailalapit po natin sa banal na paanan ng ating pong mahal na Panginoon. Mga manawal, yun po yung kaloob, it's also a right, mga manawal, the privilege and right ng mga lahat mga viewers po natin, lahat ng mga tao, they will be able to watch our TV program, mga yagaroon po, makakapanood po ng ating pong mga programa po, mga manawal, sa pamagitan ng iyo pong pagbibigay, mga manawal, yun po patuloy po na kayo po ay gagamitin ng ating pong mahal na Panginoon. Most especially sa mga tithes and offerings po niya, mga pledges and vows sa ating pong BDO account po, church account po natin sa Banco de Oro, Favor Bonds, and the account name is the whole name of our ministry, Jesus Miracle Crusade International Ministry, or Jesus Miracle Crusade, or the acronym JMCIM, or JMC. Ito pa isa pang savings account, and the account number is 0003902685777. Mga minamahal, from the comfort of your own homes, of your offices, mga minamahal, kahit saan po, mga, just as long as you have your phone or your PC, your computer, mga minamahal, you can facilitate the transfer of your pledges, vows, mga minamahal, offerings nyo po sa ating pong church account. And just in case you have the time to visit, mga minamahal, yung pong bank, any branch po ng BDO, mga minamahal, sa buong bansa po natin, yan po, mga minamahal, yun po mapapadala. You can write down na po sa deposit slip, yun pong, kung nagmamadali po kayo, pwede na po yung JMC. And kung nagmamadali po kayo, wag lang po magkakamali nung numero po, sapagkat meron din pong gumagamit itong pong JMCM na iba pong
ipapasing negosyo po. Kaya kung hindi naman po kinagmamali, you can write down the whole name, mga minamahal, or JMCIM, sapagkat yan po ay nasa database po ng BDO po, mga minamahal. Huwag lang po magkakamali yung number po, 0390268577. Glory, glory to God. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Glory, glory to God. Abuli ang ating pagdakilang pagpasalamat sa ating mga pagpalan Diyos at ating mga tagumpay na sama-sama ang pagdiriwang, mga minamahal, ng kapanganak po on the birthday of our dearly beloved and honorable evangelist, Wilde Aswada Almeda. Amen. Glory to God. Simultaneous with the birthday of our beloved minister of God, the only dearest beloved son. Glory, glory to God. Lahat ang pinagpala, pumuli, pumalakpak, ating mong pasalamat at dakilang Diyos. Glory to God. Sa dakilang araw to, sa matagumpay natin po, sama-sama pagsamba sa ating pong mahal. At baka, mga minaw, kayo po, ang bawat sa po, ay tumayo na po. Aking po inahanian, tayo po itumayo. At aking pong binibigyan lahat ng panahon sa ating minamalang kapatid, sa kanyang pong panguna sa panalangin. Sa pagkatapos, beloved brother Woven, my beloved co-preacher. God bless you po, beloved ordained preacher, beloved Dr. Rick Alarcon, tayo po'y manalangin. Opo, dakila naming Ama, Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang panalangin po ng aming minamahal at ginagal na pastor, our dearly beloved and honorable evangelist, Wilde Estrada Almeda, your end-time prophet. Kami pinagpupuri at nagpapasalamat ng taos puso, mahal na Panginoon, sa natapos ng panalagawain na inyo pong pinagpala at nilangisan. Maraming salamat po, O Diyos, sa tagumpay ng pagdiriwang ng kaarawan ng aming minamahal na pastor at ng beloved Minister Podge. Salamat po, O Diyos, sa dinagdag yung taon sa kanilang buhay at sa aming pag-uwi. Pakaingatan mo po, mahal na Panginoon, ang bawat isa. Ihatid niyo po kami na maluwalhati sa aming mga tahanan at ilayo niyo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway. Pagpalaan niyo po, O Diyos, ang lahat ng inyong mga anak dito sa Pilipinas at sa iba't ibang dako sa mundo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.